naka-home-isolate ako dito sa room ko. Tapos, di ba, nakalabas ako sa facility ng January 6. At 3 days lang din, sa awa ng Diyos, 3 days lang din ako sa facility. At nakadalawang negative agad ako. Salamat sa prayers, sa mga kaibigan ko at mga kapatiran ko dyan sa Saved by Grace. Salamat din sa mga prayers sa mga sister at brothers. At ito po, hindi pa po ako pinapasok ng amo ko kasi gusto nila na ma-clear muna yung ano ko, yung wala na totally yung ubo ko kasi pag-discharge sa akin sa facility, meron pa akong kunting ubo. At nakalagay din sa discharge paper na 2 weeks isolation ka. At kung lalabas ka naman sa room mo, magmamask ka eh. Hindi ako nagmask paglabas ko ngayon kasi wala namang tao dito. Ako lang. Pero pag may tao, nagmamask talaga ako pag nalabas ako dito sa bahay, sa room ko. At ito guys, ayan, kung nag-home isolate ako, ang ginagawa ko na lang ay nag-play na ako ng piano. Nanghiram ako kay Kuya din ng piano nila. At ayan, nagtutugtog ako ng praise and worship song para hindi ka mabuboard na ano, mas maigi pang maggawa ka na ano, make yourself busy ba, mga ganun. Kaya ayun, at kasi last year na severe COVID din ako nung last year 2021 month ng May. Tapos sabi ng doktor, ang severe COVID ay 6 to 9 months po yung healing ng severe COVID. Ngayon, so naging 9 months na ako, imbis na ano na, nung January 3, itong January 3, 2022, ayan na, COVID na naman ako ng Omicron. Kaya kahit kaano mo kaingat guys, eh yung Omicron mabilis makahawa, sipon lang. Pero yung Omicron, mild symptoms lang. Buti na lang mild symptoms lang din sa akin kasi may diabetic ako, high blood, at may cholesterol din na mini-maintenance. Kaya, ayun, yung na-confine na ako sa facility, at thank you din sa Panginoon kasi dinala din niya ako sa facility na same last year na facility kasi yung facility dun sa Al Infield Hospital ay maganda siya doon at asikaso ka. May mga doktor at nurses at monitor ka talaga doon sa mga staff. At every hour or every 2 hours, nagsasanitize sila at laging naglilinis ng room mo at CR, ganun. Kasi yung CR doon, isa lang CR, pero ano kami, 8 kami na room. Ganun, so lalabas ka pa doon. Pero malinis yung facility talaga doon, guys. Kasi may facility din na yung mga ibang kasamahan din namin na nandun sila sa ibang building, hindi lang din sa Al-Infield Hospital, sa ibang ano, area din. At ang feedback naman na hindi daw malinis, mga ganun, at isang nurses lang doon. Tapos may pumupunta lang na doktor, chinecheck lang sila, ganun. Tapos wala na naman yung doktor doon. So nurse at security lang andun. Kaya, ito guys, lagi tayo guys magpipray. Kasi hindi natin alam, may panibagong virus na naman na IHU na naman galing France. So sunod-sunod yung mga virus guys, so lagi tayong magpipray na kasi siguro nagbibigay din ng sign siguro si Lord sa atin na magpipray na tayo, maghingi na tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan natin, ganun. Kaya hindi natin kasi alam kung kailan maano ang mundo, ganun. Kaya pray lang tayo lagi guys at keep on praying din sa mga COVID patient kasi ang iba naman guys, ilang days na sila doon, 12 days, 14 days, meron akong kasama doon, naging negative, tapos pag
pagka next day, positive na naman siya. Kasi dapat sa facility, dapat nagpamask ka doon sa loob at huwag kang panailabas ng labas. At meron din doon sa isang room, apat sila, tatlo. Buti na lang, kami doon sa facility sa Al-Infield Hospital, mag-isa lang kami sa isang room. Cubicle lang siya. Tapos may tela, ganun. At may TV din doon. Kaya, ayun guys, yun, mahirap. Mahirap pag ano, kasi ang iba na nadidepress sila. Ako nga, last year, parang nagka-anxiety ako kasi last year na oxygen ako, tapos akala ko mamatay na ako, ganun. At hindi ako makahinga, tapos 3 days ang sintomas ko naman, dry cough, LBM, walang panglasa, walang pang-amoy, except lang yung headache at sipon. Lahat ng sintomas andun sa akin. At yun nga, sabi ng doktor, kasi diabetic ako, high blood, yun talagang dinadali ni Delta noon, Delta virus, yun talagang ano niya, sa mga, yung, especially yung mga may sakit na. Kaya akala ko nung time na yun guys, akala ko mamatay na ako, kasi hindi alam din ng pamilya ko noon na nasa hospital na ako. Huli na nila nalaman, at nalaman ng mama ko, nanay ko, nahimatay pang nanay ko, ganun. Sa Pilipinas, ayaw ko nga ipaalam sa nanay ko kasi may sakit din yun sa puso. Tapos, ayun, mahirap, mahirap pag magkasakit ka dito sa abroad kasi kaya ka magkaka-anxiety or depression sa loob ng facility kasi mag-isa ka lang doon. Kasi meron din doon guys na ano, ang mga ibang kasamahan ko din umiiyak. Kasi yung hopeless ka na ba? Kaya sabi ko dun sa kanila, ang ginawa ko na lang, nagpa-pray na lang ako, nakikinig ako ng praise and worship. Tapos yun, may mga, ang pinsan ko nagsasend din sa akin ng mga about sa Word of God, si Kat, tsaka yung si Kati, sinisendan din niya ako ng Word of God, mga ganun. At pinagdadasal talaga ako ni Kati, yung partner ko po. Binadasalan niya ako lagi. At dami din nagpe-pray sa akin, sa pamilya ko din sa Pilipinas, ganun. Kaya sinabihan ko talaga yung mga pamilya ko sa Pilipinas na dapat magpabaksin na sila, kasi kahit vaccinated ka, oo, vaccinated ka, pero hindi ganun na ma-worse yung ano, ma-virus ka pa rin, makakuha ka pa rin ng virus, at least vaccinated ka na. Kasi yung naging severe po ako last year, sabi ko unan sa doktor, I'm going to die, doc. Sabi ko sa doktor, tapos tinanong ako ng doktor, are you vaccinated? Tapos sabi ng doktor sa akin, vaccinated ka ba? Sabi ko, yes doctor, I was vaccinated. Sabi niya, so you will not die. Sabi niya, just tell me what you feel and we will give you more medicine. Sabi niya. Kaya ako, ang ginawa ko doon guys sa facility, lahat na nararamdaman ko, pinakita ko talaga inaano ko talaga si doktor na kung ano nararamdaman ko para mabigay ni doktor sa akin yung mga gamot. Tinibigay talaga x-ray, ECG, ginawa sa akin doon sa loob, blood test, lahat. Kaawa ng Diyos yung x-ray at ECG ko, clear, negative naman. Kaya wala talaga imposible sa prayers guys, at ayun, at pero 14 days ako dun sa hospital na yun, sa Al-Infield Hospital. So ito naman yung panibago ng January 3 year 2022, 3 days lang po ako, pero dito pa lang sa bahay nag self medication na ako, nagsusuob, nag-inom na ng gamot. Kaya pagdating ko dun sa facility, hindi ako nagtagal. Tapos nagka-negative na ako ng 5 and 6. Kaya, ayun, nakalabas din sa awa ng Diyos, recover ka agad ako. Pero eto, may 2 weeks isolation po ako dito sa bahay. So, na po ako ilang days na. At minessage ako ng amo ko na huwag daw muna ako pumasok. Kasi sa Wednesday, Thursday na ako papasok. Sa 13 na po ako papasok, January 13.
kasi yung alaga ko din guys is a baby, kaya for safety talaga. Kaya ako ingat na ingat ako kasi yung alaga ko kasi sa amo ko yung 8 months old baby. Kaya buti na lang at ang amo ko mabait at hindi nila ako pinabayaan din. Nagko-communicate sila sa akin, ganun. At pinapadalan din akong pagkain. Kaya thankful din ako sa mga amo ko na mabait sila. At kahit ako naman gusto ko naman na maging safe before ako papasok sa Tuesday, ngayong Tuesday mag-swab test din ako para kung negative ayun, makapasok na ako sa trabaho guys. Ayun guys, yun i-share ko lang po sa inyo guys kung anong naramdaman ko at paano mag-isolate ako. Kahit nag-isolate ako dito sa room ko, nagsusuob pa rin ako hanggang ngayon at umiinom pa rin ako ng gamot kasi may gamot na binigay yung doctor sa akin na sa ubo, vitamins, may vitamins din. At ayan, nagsusuob talaga ako. At big help talaga yung suob. Mag-steam, mag-i-steam ka para na mag-clear yung lungs mo. Ayun guys, at salamat po at thank you sa lahat ng mga prayers sa especially sa mga pamilya ko, sa mga kaibigan ko at sa kapatiran ko sa Saved by Grace. Salamat kay Pastora, sa lahat po guys at sa mga kaibigan kong malapit sa akin. Thank you din sa mga prayers. God bless you po. Salamat talaga sa SPF family din, sa mga vlogger kong kasamahan. Salamat din sa mga prayers na binigay nyo din sa akin. At salamat at keep safe tayo lahat guys. At God bless you all. Salamat, please like and share and comment below to my channel. Thank you. God bless. Bye.